Hello po, welcome po sa ating channel. Masaganang buhay. Ang video na isi-share ko po sa inyo ngayon ay ang pagtitransplant ko ng aking pigs plant. Na ito po ay minarkot ko last February 9. Then na-detach ko sa mother plant ng June. Na-detach from mother plant ng June at itinanim ko po sa polybag. Ngayon, nagkaroon na siya ng sanga. Itatanim ko naman po siya sa malaking pot para mas mabilis siyang lumaki. Ito dito. Dito natin siya itatanim. Ayan. Ito pong sanga na to ay wala pa nung itinanim natin siya ng first week ng June. Ngayon, ililipat natin sa big pot para mas mabilis siyang lumaki. Ayan, madami na siya. Madaming ugat. Ayan. Ang pigs, gusto po ng pigs na medium ay madaming organic matter like yung decomposed animal manure tulad ng cow manure. Yun ang best fertilizer sa kanya kaysa dun sa mga commercial fertilizer. Then, ang gusto niyang soil, yung hindi matigas, laging moist dapat. Kaya ang ginagamit ko ay soil na may kokopit, rice hull, and yung medium niya may halo na decomposed cow manure. At yun na ang kanyang pinaka-fertilizer, ang cow manure. Ayan. Ang pigs po ay ito yung tinatawag na igus, yung prutas na nabanggit sa Bible. Ito po yun, ito po yung pigs, igus sa Tagalog. Ito po ay pwedeng ipropagate through seeds, pero yung seeds niya napakaliit, mahirap patubuin, and napakahirap din pabungahin kapag from seeds. Kaya mas advisable kung ipropagate ang pigs, dapat ay from cuttings. Pwedeng itanim ang cuttings, diretso sa soil or sa pot. Pero napaka-sensitive din niya, napaka-sensitive paugatin, mahirap paugatin. Sa totoo lang po, nasa 200 plus na cuttings ang aking itinanim dati na hindi naging successful. Sayang, ang mahal pa naman ng isang cuttings. Kaya ngayon, ang ginawa ko, magkaroon po ako ng rooting ball. Tinry ko yung rooting ball sa kanya kasi nga hirap akong magmarkot ng halaman. Ngayon, dahil sa paggamit ko ng rooting ball, nag-successful ang aking markot. Ito po ay dalawang puno. Yung isa, wala pang sanga. Ito lang nagsanga na ang inilipat ko yung ngayon sa big pot. Yung isa, dalawa po kasing markot yung ginawa ko. Yung isa, wait ko lang ding magkaroon ng sanga and itatransplant ko din sa big pot. Kasi mas gusto niya malaking space para sa room ng kanyang roots. Mas okay din naman na direct soil. Pero dito sa amin, halos 10 puno yung itinanim ko direct soil last 2018, yung pong 10 puno na yon halos namatay lahat isa-isa. Kasi pagdating po ng summer, sobrang init kahit diligin mo siya twice a day. And yung iba doon na nagkaroon ng stem borer, yung katawan niya may kumakain, nabubutas din, napuputol na yung puno. Hindi ko alam kung paano siya gagamutin, kaya napabayaan ko yung 10 puno na yon, halos namatay lahat. Buti na lang, mayroon akong natirang nakapat, isang malaking punong nakapat na doon nang galing itong minarkot natin. Bali, yun na yung last puno ko na ngayon, ating papadamihin ulit. Mayroon, doon sa isang puno na yun, nakakuha na tayo ng dalawang markot. And after kong ma-detach yung dalawang minarkot natin, madami na ulit siyang tumubo na sanga. Ngayon, hihintay ko lang na yung sanga niya is humaba and mag-mature yung cuttings, kasi tulad nito, yung sanga is green na green yung katawan. Baka hindi pa siya mag-roots kung imamarkot. Kaya
kapag nasa tupit na yung kanyang sanga, imamarkot natin siya ulit para makapagpadami ulit tayo ng pigs. And plan ko, hindi ko na itatanim direct soil. Ang gagawin ko na lang, dito sa malalaking pot na ganito ko itatanim para sure na buhay and mas maaalagaan ko sila kung nasa pot, kasi lagi ko silang makikita at nandito lang sa harap ng aking bahay. Yun kasing itatanim ko direct soil sa likod bahay na medyo malayo at hindi ko lagi na che-check. Yan, eto. Meron na tayong isang pigs na nakatanim sa big pot, plus yung mother plant na nasa big pot din na madaming sanga. And yung isa, wait lang natin magsanga at itatanim ko na din sa big pot. Kailangan nating mapadami ang pigs plant kasi hindi pa po ito masyadong madami sa Pilipinas. Yung mga gardeners lang po na nakaka-afford bumili at mag-order abroad ang meron sa ngayon. Pero ito naman ay pwedeng-pwede sa climate natin. Ang bunga po nito ay napakamasustansya, sa totoo lang. Napakamasustansya, napakaraming health benefits. At ang isa pa ay napakasarap. Masarap po ang bunga nito. Masarap ang bunga ng pigs at madaming health benefits. Kaya dapat meron din tayo sa garden nito. Yung last po na napagtanungan ko, sa Palawan siya, mayroon siyang farm na halos pigs lahat ang nakatanim. Ang bunga is binibenta nila for 2,000 per kilo. Halos ang mahal. Then nakakain naman ako ng bunga nito nang nagpabili ako sa husband ko sa abroad. Then pinadala niya sa kaibigan niyang umuwi. Talagang masarap yung bunga. Kaya ito tulad nito, kailangan mapabunga natin at mapalago. Ay, naalala ko pala, yun palang 10 puno na tinanim ko dati sa likod, bago siya namatay, 2 doon ang nagbunga. Yung brown turkey pigs ang nagbunga. And yun, nakain ko yun. Ito po ay pwedeng ipropagate through seeds, pero yung seeds niya napakaliit, mahirap patubuin. And napakahirap din pabungahin kapag from seeds. Kaya mas advisable kung ipropagate ang pigs, dapat ay from cuttings. Pwedeng itanim ang cuttings, diretso cuttings na itatanim, diretso sa soil or sa pot. Pero napaka-sensitive din yan, napaka-sensitive paugatin, mahirap paugatin. Sa totoo lang po, nasa 200 plus na cuttings ang aking itinanim dati na hindi naging successful. Sayang, ang mahal pa naman ang isang cuttings. Kaya ngayon, ang ginawa ko, magkaroon po ako ng rooting ball. Tinry ko yung rooting ball sa kanya kasi nga hirap akong magmarkot ng halaman. Ngayon, dahil sa paggamit ko ng rooting ball, nag-successful ang aking markot. Ito po ay 2 puno. Yung isa, wala pang sanga. Ito lang nagsanga na ang inilipat ko yung ngayon sa big pot. Yung isa, 2 po kasing markot yung ginawa ko. Yung isa, wait ko lang ding magkaroon ng sanga and itatransplant ko din sa big pot. Kasi mas gusto niya malaking space para sa room ng kanyang roots. Mas okay din naman na direct soil. Pero dito sa amin, halos 10 puno yung itinanim ko direct soil last 2018. Yung pong 10 puno na yon, halos namatay lahat isa-isa. Kasi pagdating po ng summer, sobrang init. Sobrang init kahit diligin mo siya twice a day. And yung iba doon na nagkaroon ng stem borer. Yung katawan niya, may kumakain, nabubutas din, napuputol na yung puno. Hindi ko alam kung paano siya gagamutin. Kaya napabayaan ko yung 10 puno na yon, halos namatay lahat. Buti na lang, mayroon akong natirang nakapat. Isang malaking punong nakapat na doon nang galing itong minarkot natin. Bali, yun na yung last puno ko na ngayon. Ating papadamihin ulit.
mayroon doon sa isang puno na yun, nakakuha na tayo ng dalawang markot. And after kong ma-detach yung dalawang minarkot natin, madami na ulit siyang tumubo na sanga. Ngayon, hihintay ko lang na yung sanga niya is humaba and mag-mature yung cuttings, kasi tulad nito, yung sanga is green na green yung katawan. Baka hindi pa siya mag-roots kung imamarkot. Kaya kapag nasa 2 feet na yung kanyang sanga, imamarkot natin siya ulit para makapagpadami ulit tayo ng pigs. And plan ko, hindi ko na itatanim direct soil. Ang gagawin ko na lang dito sa malalaking pot na ganito ko itatanim, para sure na buhay and mas maaalagaan ko sila kung nasa pot, kasi lagi ko silang makikita at nandito lang sa harap ng aking bahay. Yun kasing itatanim ko direct soil sa likod bahay na medyo malayo at hindi ko lagi na che-check. Yan, eto. Meron na tayong isang pigs na nakatanim sa big pot, plus yung mother plant na nasa big pot din na madaming sanga. And yung isa, wait lang natin magsanga at itatanim ko na din sa big pot. Kailangan nating mapadami ang pigs plant, kasi hindi pa po ito masyadong madami sa Pilipinas. Yung mga gardeners lang po na nakaka-afford bumili at mag-order abroad ang meron sa ngayon. Pero, ito naman ay pwede sa climate natin. Ang bunga po nito ay napaka-masustansya, sa totoo lang. Napaka-masustansya, napakaraming health benefits. At ang isa pa ay napakasarap. Masarap po ang bunga nito. Masarap ang bunga ng pigs at madaming health benefits. Kaya dapat meron din tayo sa garden nito. Yung last po na napagtanungan ko, sa Palawan siya, meron siyang farm na halos pigs lahat ang nakatanim. Ang bunga is binibenta nila for 2,000 per kilo. Halos ang mahal. Then nakakain naman ako ng bunga nito nang nagpabili ako sa husband ko sa abroad. Then pinadala niya sa kaibigan niyang umuwi. Talagang masarap yung bunga. Kaya ito tulad nito, kailangan mapabunga natin at mapalago. Ay, naalala ko pala, yun palang 10 puno na tinanim ko dati sa likod, bago siya namatay, dalawa doon ang nagbunga. Yung brown turkey pigs ang nagbunga. And yun, nakain ko yun.